daming sarado, guys. So, ewan ko lang kung bukas na paggabi. Pero ayan, ito na yung papasok ng Alona. Dami talagang... Marami rin palang resort palabas dito. Ano yan? Oasis Resort. Tingnan natin, guys, kung anong meron doon. Dami talagang naluging negosyo, guys, dahil sa pandemic na yan. Sana maging okay na ang lahat at bumalik na sa normal. Sobrang hirap na rin yung mga ano dito, yung tourism dito, lalo yung mga bankero, ganyan. Kaya yung iba, guys, parang kaya iba-iba presyo dito, eh. Kagaya nung sa mga van, isipin mo, na-rent lang namin yung sa amin ng 2,800. Pero pag sa resort, na sila magbubuk sa inyo, 4,000. Basta iba-iba yung rate nila. Parang yung iba, malaki patong, yung iba, sakit lang naman, ganun. Ito na yung mismo Alona Beach. Sarado yung Bohol Bee Farm na ice cream. Gusto ko sanang patikim kay Baba. Na-try ko na kasi yan, eh. Sarado din siya. Ayan na yung beach. To the left, yung Pahenan. Ito na yung Alona Beach Strip. Pakita ko lang sa inyo, ha, para makita nyo kung anong meron dito sa Alona Beach hanggang sa Henan. Sarap ang tulog ng dagat. Nung alon. Ito naman yung Pyramid Beach. Pwede ka pala kumain dito kasi sa may shoreline. Ano to? Jazz Bar and Restaurant. Thank you! Tapos na po! Yan pala, may bukas naman pala, guys, na resto. Ito yung Alona Vida. Ayan yung harap niya. Sarado na rin yung Buzz Cafe. Nakakain rin ako dyan, eh. Yan yung may ice cream din, yung Bohol Bee Farm. Pero kung gusto niyo pa rin kumain sa Bohol Bee Farm, punta na lang kayo dun sa mismong resort nila. Mag-trike na lang kayo. Hindi ko lang alam kung magkano. Medyo malayo yata yun. Kasi yung sa Muwad 2 Strip Mall or Muwad 2 Resort or Hotel, parang 200 mula dito. So medyo malayo-layo siya. Ito na yung Henan, guys. Doon kami nag-shot kagabi sa pool bar. Ito, dati dito ang breakfast area sa Sea Breeze. Pero sarado siya. So doon sa Coral Cafe na lang. Sa harap. Yung breakfast. Ano, place. So yung Christina's, sa likod na part kami dadaan ni Bob. Ito na yung papunta sa room namin. Straight ahead lang. Kasi doon nga kami sa 1007. What? Okay, napakita ko na daw kahapon, guys. Hello, we're here sa beachfront ng Henan. Natulog lang kami umidlip kasi parang mula Monday wala kaming pahinga maghapon dahil nga lagi kaming may activity. So ngayon dalawa na lang kami ni Bob. Ayan, nakapagpahinga kami. Tapos na po! Hi! Naglalakad kami kasi naghanap kami ng isaw. Kasi nung ilang araw na padaan-daan kami dito, may nakikita kaming isawan, pero ngayon din namin mahanap kung nasan. Ito yung Shaka. Meron yan sa BGC. Nandyan sa loob. Shaka. Shaka. Tapos ito naman. Totoo. Diyan kami nag-take out kagabi. Sinika actually ng pizza. Diyan din yung papasok. Papuntang Bird of Paradise. Pero ayun lang yung henna, no? Sa taas. Yan. Ito kami na uwi. So, si Kuya. Si Kuya, dito ka lang lagi nakapwesto. Ayan, si Kuya dito naka, lagi nakapwesto, tabi ng PNB, tapos ayan lang yung Henan. Ito yung Island Souvenir, McDo, Jollibee. O, pag gusto nyo, may isa si Kuya ganyan dito, pati na yung Fish Golden. Mamaya pa yan? Saan yung nakapwesto, Kuya? Doon nga. Ah, ito, itong yung nakasolot itong ano, parang may kubo. O, yun nga, yun, no? May video? Hindi. Hindi sa may... So ngayon 7 to 7. Alright. Sarap nito, guys. Must try dito sa Alona. Dito?
Nag-leave. Basta tapat lang siya ng Souvenir Island bago pumasok ng Alona Beach. Sarap niya, guys. Ito yung ice latte. Hey guys, na-try ko na tong Gagleave. Gagleave pala siya. Ice latte, napakasarap. Sarap niya talaga, promise. Tapos ito, isa lang rin yata may-ari nito. So kung gusto niyo ng mga budget meals, ito, Silog Bowl. Silog Bowl, 99 pesos siya. Guys, time check 12:08. Friday na, October 8. Tama ba, Baba? October 8, yes. Nakatulog. Bakit, Baba? Mali? Yeah. Nakatulog. Parang dapat, after naming mag-pool bar, lalabas pa sana kami for dinner. Kaya lang, parang nagkatamaran na kasi ang bigat na rin nung tiyan namin dun sa parang in-order namin, ano yung in-order natin? Na calamari with nachos. Ayun, kaya tinamad na rin kaming lumabas. Parang pagka swimming namin, pagka galing sa pool bar, nag-ano na lang kami, nag-shower. Tapos ako, nakatulog na ako. From 8 o'clock hanggang ngayon, 12. Si Baba, gising lang siya mula kanina. Kasi uminom siya ng Tom's Coffee. Tom's Espresso. Sobrang tapang. Tom's Espresso, Tom's. Lutang pa ako, kakagising ko lang kasi. Tom Espresso. Tom Espresso. To. Oh. Sobrang tapang nito. Kaya bagay na bagay sa mga antok-antok dyan. Check niyo yung page nila sa Facebook. Tom Espresso. Thank you, Nika, for this. Para may dala siyang isang box. Ayun. So, ngayon, mag-ano lang kami, di ba? Mag-noodles. Kasi, guys, hanggang 10 o'clock lang curfew dito. May curfew from 10 p.m. to 4 a.m. So, yung halos lahat ng mga establishments, sarado na by 10 p.m. Parang pati yata 7, pati McDo. Ang 7-11 sa pagkakaalam ko until 12 midnight. Eh wala, hindi na kami umabot ka 12:08 na eh. Kaya yun, so buti na lang mayroon kami baon noodles, kaya. Yes, kaya yun. Magbaon kayo ng mga food nyo kapag pupunta kayo dito. Ayun ang magpakita ni Baba kasi sobrang burnt yung likod niya, kaya parang nahirapan din siya pag naka-shirt. Ako bukas naka-backpack ka. Kasi kahit ako guys, sobrang sunog yung likod ko. First time yun, kasi never na akong na-sunburn. Pero first time ulit na parang sunog yung likod ko, as in sunog. Breakfast lang kami and sana masulit namin yung buffet kasi kahapon parang parehas kami, bacon and egg lang yung kinain. Medyo nagmamadali din kami kasi pupunta nga kaming South Palms kasi nga mag-check out na yung mga friends namin. So, ayun. Eh ngayon, dalawa na lang kami. Sana masulit naman namin. By the way, nalimot ko sabihin yung ano rito. Hindi ko sure kung nabanggit ko dun sa unang vlog ko, pero dito per night, ang security deposit is 2,000. Ngayon, kung wala kang cash, pwede nilang i-charge sa credit card mo or debit card. Kaya lang, syempre, hindi naman nila ibabalik sa inyo pag-check out ng cash yon. Parang, ang gagawin lang nila, ika-cancel nila. And then, baka after, like, after 5 days, like sa debit card, dun may ibabalik. Pero yung sa credit, hindi naman matcha-charge kasi the following, yung pag-check out nyo, ika-cancel nila yon. So, yun. Sa, ano lang, just in case wala kayong cash pang security deposit.
check-out na namin, guys, 10:45. Ang check-out dito is 11. Pero mas better kung mas maaga kayo mag-check-out kasi mahaba pila. Tapos medyo matagal siya kasi ibabalik, i-refund pa yung mga dineposit nyo prior to check-in. Yun lang. Hey guys, waiting na lang kami ng sundo namin. So again, yung trike papuntang airport is 150 pesos only. Tapos update ko lang kayo regarding sa baggage ng Cebu Pacific. So nag-update, may changes simula no October 5. October 5. So kung before, yung 20 kilos na baggage allowance, 2 luggages ang pwede dun. Pero starting October 5, isa na lang siya. So basta max of 20 kilos, isang baggage. So anong nangyari sa amin ni Baba, nagtig isang book kami ng 20 kilos, which is 592 each. Unlike nung papunta kami, yung 592, dalawa na kami doon. Kaya yun. Tsaka, mas hindi ka lugi kung dalawang 20 kilos compared sa 40 kilos kasi mas mahal siya. So yun, tip ko lang. Hey guys, nandito na kami sa airport. Nakakainis, di ba sabi kong starting October 5, yung 20 kilos is one luggage na lang. Which is yun yung nasa website nila. Parang nung bibili na kami or mag-purchase ng baggage, yun yung nakalagay. Pero pagdating dito, nung ipiprint na yung boarding pass namin, pwede pa rin na 2 pieces per person sa na luggage. I mean, dun sa 20 kilos.